kapag pinagdarasal mo sa Diyos yung nakasakit sa iyo. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. Hindi na ako maghihigante. Ikaw na po ang bahala upang magising siya at makonsensya siya sa napakasakit na bagay na sa akin ay ginawa niya. So, the Lord is willing to wait. Basta nandun yung deliberate, na as I said, intentional. Pipilitin mo talaga yung sarili mo. Kasi hindi natural ito. Hindi natural sa tao yung patawad eh. I mean, hindi madali. Mas madali yung gumante o magtanim ng galit. Mas ang mahalaga, pilitin mo. Pilitin, kasi nga, mahirap. May paraan naman, kahit papaano. Bukod sa mga grasya ng Diyos na ibibigay sa atin, nagbigay siya ng isang paraan sa Ebanghelyo. At ito ay yung makita natin, ma-appreciate natin, matanggap natin, maangkin natin ang katotohanan na kumpara sa sakit na naibigay sa atin ng tao, mas masakit ang naibigay at naibibigay natin kay Kristo. Pero sa kabila nito ay pinapatawad pa rin na tayo. Sige nga, ikaw ba nakalagkat sa courtyard? Tapos, ilang beses na hinagupit at sa paghagupit sa iyo, sa bawat paghagupit, may sumasamang laman mula sa iyong katawan. Kaya sobrang sakit. Ikaw ba, pilit kang pinutungan ng koronang tinig sa ulo? Kaya sobrang nagdugo ang ulo mo? Ikaw ba, pinapasan sa iyo ang isang krus? Na habang pasan mo, inaalimura ka, dinuduran ka, nilalibak ka ng mga tao? Ikaw ba, pinako ka sa krus sa ilalim ng napakatinding sikat ng araw upang unti-unting mamatay nang wala kang ginagawa kahit isang maliit na kasalanan? Nagawa ba sa iya? Nagawa ba sa atin niya? Certainly hindi. Kanino natin ginagawa yan? Sa Diyos. Kanino natin patuloy na ginagawa yan? Sa Diyos. Pero patuloy siyang nagpapatawad sa atin. Kaya kung ito lang talaga ay maangkin natin, ma-appreciate natin, maiisip talaga natin na kung anumang hirap ang nagawa sa atin na hinahirapan tayong mapagpatawad, yan ay napakaliit na bagay lamang kumpara sa kanyang ginagawa at ginawa para sa ating lahat, ang kanyang patuloy na pagpapatawad. Therefore, kapag tayo'y nahihirapang magpatawad, ang isa sa mga ibig sabihin lang nito, whether we accept it or not, we don't claim this fact. We don't claim this truth na tayo rin ay nagkasala ng malaki at pinatawad ng malaki. So yun lang yun. Kung nahirapan tayong magpatawad, ibig sabihin, hindi natin fully nakiklaim sa puso at sa buhay natin. Ako ay nagkasala ng malaki at ako rin ay pinatawad ng malaki. Diferensya kasi sa atin, mas natatandaan natin yung mga ginawa sa atin kaysa yung ginawa natin. Niloko ka, pinaasa ka, yun ang natatandaan mo, yun ang iyong naalala, pero ba't di mo naalala na minsan ay naglaro ka rin ng puso ng iba? Sinirahan ka, inis na inis ka, buisit na buisit ka. Pero minsan, di ba, nakapanira ka rin o nakasama ka rin sa pag-uusap ng maraming tao tungkol sa buhay ng may buhay, negatibo tungkol sa isang tao. Grabe ang reaksyon mo sapagkat nagsinungaling sa'yo. Eh, hindi ba tayo nakapagsinungaling kahit minsan lamang sa buhay natin? Pwede mo nating sabihin, eh, hindi naman siya yung ginawan ko na yun, ah. I mean, yung gumawa sa atin ng kasalanan. Hindi naman siya yung ginawan ko nun, ah. At kung ikukumpara yung nagawa kong kasalanan, mas matindi yung ginawa niya. Okay, granted. Pero sana we believe na lahat ng ginagawa natin, kahit sa kanino, naka-address yan sa Panginoon natin. Siya ang nag-absorb, nagbe-bear ng lahat ng kasalanan natin. Pero in spite of these pains we are inflicting upon Him, nandun pa rin siya hanggang ngayon para magpatawad sa atin. And He is just asking from us
one thing, ang magpatawad din tayo sa nagkakasala sa atin. Brothers and sisters, alam kong mahirap ito. Karanasan ko rin po ito. Pero, lagi po nating tatandaan. First point, hindi tayo hihinga ng Panginoon ng isang bagay na alam niyang hindi natin kakayanin. Tandaan natin, Diyos siya, alam niya ang lahat. At hindi lamang Diyos siya, alam niya ang lahat. Nagkatawang tao siya upang alamin para sa atin. Hands-on, personally, ang lahat. Tinesting niya para sa atin ang lahat. Alam na niya ang ating kakayanan, tinesting pa niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagkakatawang tao, kung talagang ating makakayanan bilang tao. Kung papaano ang isang ina, tinetesting muna niya ang isang mainit na pagkain kung kakayanin na ng anak niya kapag sinubo niya. Kung papaano ang isang ama, tinetesting muna niya ang isang pool o ang isang river kung gaano kalalim, kung tama na ba para sa pagsuswimming na anak niya. Ganun ang Panginoon ang siya'y magkatawang tao. Tinesting niya ang lahat. At tulad ng pagpapatawad, kung kakayanin ba natin ang ganang. And he realized, kaya natin. Kaya nga niya ito ay hinihingi sa atin. Sa pa, hindi naman niya hihilingin sa atin, lalo pat we are in so much pain kung alam niyang mag-a-add lang ng another burden sa atin. No! Ihingi niya sa atin kasi alam niyang makatutulong din sa atin. Lagay natin ang